At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nababahala daw ang mga taga-Floresca dahil unti-unti nang nawawala ang kulay sa bato ng kapangyarihan ng mga Inkanto. Hihikayatin ang mga taga-Inkanto si Pedro para sumbaba sa kanila, pero natakot siya. Isang araw, nagpakita ang hari sa kanya. Ngunit di siya nahikayat nito. At ang reyna na ang nakipag-usap, doon na siya pumayag. Dinala siya sa palasyo ng mga Inkanto. At narinig niya ang tinig ni Liwai na kumakanta. At gusto niyang makita ito. At nagkita sila ni Liwai. Marami siyang tanong kung bakit kinulong si Liwai. Niyakap ni Liwai si Pedro. Laging nagtatanong si Pedro kung bakit alam ng diwata ang kanta ng kanyang ama. At sinabi ni Liwai na magkaibigan sila. Oo, babalik ka sa iyong mundo at hanapin mo ang nangangalang Susana Ralos. Susana Ralos? Sino siya? Isa siya sa mga dinukot ng mga daragip no. Pero ibinalik siya. Ho? Ibinalik? Bakit po siya binalik? Ganun sila. Nandurukot sila para maging kasabi nila. Aasawahin at gagawing utusan. Kapag di nila nagustuhan, ay pinapatay. Pag siniswerte naman, ay binabalik. Ang ibig niyong sabihin, di nagustuhan si Susana, kaya binalik siya sa mundo ng mga tao? Alam mo, parang may nakakabit na sumpa sa pamilya natin. Ha? Ay nako, Lagring, hindi yun totoo. Eh, paano mo may papaliwanag ang pagiging malapit sa atin ng mga Inkanto? Eh, nung dalaga pa ako, merong Inkanto na nakapaligid sa akin, lalo nung nanganak ako. Alam mo yun, hindi ba? At si Juan na ating anak, nagkaroon ng kaibigan na Inkanto. Eh, nawala din siya. Namatay. Pagkatapos ngayon, yung apo natin ang susunod. Ay, kagagawan ito ng mga Inkanto, alam ko yan. Ay, bakit kasi hindi na sila maglaho sa mundong ito? Sana mawala na silang lahat. Bakit nangyayari na ito sa pamilya natin? Bakit? Lasing ka na. Pahinga ka muna tayo. Alam ko na masakit. Pero nararamdaman ko na babalik sila sa atin. Bakit? May mga ganyang nilalang. Bakit? Kita ko na si Susana.
Siya ang magtuturo kung saan tinakip ang iyong ama at saan nila niyala. Siya din ang magtuturo kung paano magkapasok sa lugar ng mga darakip noon. Doon sa dalakip, yun ang lugar ng mga darakip noon. Sa mundo ng tao, may tirahan din ang mga darakip noon. Naglalaki ang puno, pero di nyo alam yun na mga bahay ng mga darakip noon. Huwag kang mag-alala, Pedro. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Kasama kami ni Hiyas. Talaga? Kasama ko kayo? Oo. Masaya, hindi ba? At para safe ka doon. Sigurado kayo na sasamahan niyo ako? Oo naman. Kaming dalawa. Magkasama kami. Excited, hindi ba? Pinatay nila ang aking apo. Pinatay nila si Pedro ang aking apo. Bakit hindi ako ang pinatay nila? Ako na lang sana. Bakit kinuha nila ang aking apo? Mahal ko sa buhay. Kunin na rin nila ako. Kunin na nila ako. Tama na. Kunin na nila ako. Tama na, Lagreg. Gusto ko na rin mamatay. Tama na. Ito, gamitin mo. Gamit ito ng iyong inang Hiyas. Kaya pinagbili niya ito sa akin na kung lalabas ka ng Floresca, yan ang gagamitin mo sa iyong proteksyon. Di kayo pwedeng mapahamak. Pedro, babalik ka ha. Ipangako mo na babalik ka. Opo, pangako po. Pedro? Pedro? Pedro, tayo na. At malayo ang ating lalakbayin. Sige, alis na po kami. Huwag po kayong umiyak. Mag-ingat kayo, Pedro. Lola, Lola. Pedro, Pedro. Petra, Petra, ang apo ko. Hindi, hindi. Minumulto ako ng aking apo. Ay, huwag kang nalapit. Huwag kang nalapit. Multo! Multo, huwag kang nalapit. Ay, sa amin ni Rina, huwag kang lumapit sa amin. Lola, di po ako multo. Buhay ako. Buhay na buhay. Ay, pahaplos nga po. Buhay ka nga po ko! Ay, buhay ang aking apo! Ay, buhay ang aking apo! Ay, bakit saan ka magaling bata ka? Ay, bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin nung umalis ka? Ay, halika nga rito at kukurutin kita. Halika, halika. Ay, yeah. Apo ko saan ka magaling. Sandali lang po. Aray, aray, aray. Ay, alam mo, lahat ng ginawa ko sa'yo, ganito gagawin mo. Wala kang konsiderasyon sa lula mo, bata ka. Halika, halika, halika. Pinag-alala mo ako eh. Eh, tinakot mo ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Eh, ngayon, ay nako, ay. Lula naman, makinig naman kayo sa akin. Magpapaliwanag muna ako. Paliwanag? May ipapaliwanag ka sa amin na nawala ka ng dalang buwan? Sandali nga lang. Eh, kinuha kasi ako ng mga engkanto. Nagsimula ito nang nalunok ko ang mutya ng saging. Tapos, bigla lang akong dinala ng malaking buhawi sa palasyo ng Floresca. Ano?
naging Reyna na yan. Na feeling niya, wife niya si Pedro. Naku, gusto kong mag-explain siya sa aking husband kung saan siya galing, ilusyonada. Jealous ka lang, Mariko. Mas maganda ako sa kanya, no? Kala niya, mas maganda siya. Oh, jealous ka lang, Mariko. Mas maganda yata ako sa kanya. Kala niya, mas maganda siya. Naku, feeling kera siya, no? Tignan mo. Mas gusto yata siya ni Pedro. Tignan mo. Di kayo. Pero, mas maganda ako sa kanya. Tsura lang ng babaeng yan. Ikaw talaga ang laging nasa isip mo kung sino ang type niya, love niya. Minsan lang ako makagusto ng tao eh. Tumigil ka na nga dyan. O sige, gagawin kitang isang palaka. Ah! Okay. Naku, ayoko ng pangit na palaka. Kukak! Kukak! Alalahanin mo ah. Ako pa rin ang reyna ng Floresca. Nagpanggap lang ako na isang ordinaryong lampana. Yan ang tandaan mo. Paniwala niyo ko, Lola. Rina. O, sige. At tatawagin ko na si Lolo Peryong. Lola, maniwala naman kayo sa akin. Dumalang ko dito para ipaalam sa inyo na okay ako. Para magpaalam po, para di kayo mag-alala. Ay, hindi totoo yan. Gumagawa ka lang ng kwento. Lola, kung gumagawa lang ako ng kwento, wala pa ako dito ngayon. Eh, gusto mo lang akong iwan. Siguro, nagsasawa ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal. Eh, siguro, ang tingin mo sa akin, mabigat lang ako sa buhay mo. Lola, huwag po ganyan. Mahal na mahal ko kayo ni Lolo. Kahit minsan, hindi po kayo pabigat sa akin. Eh, pero bakit kailangan mo pang mag-imbento kung ano-ano para makaalis ka lang dito? Hindi po ako nag-iimbento ng kwento, Lola. Nakatunayan, may problema po ako. Kasama ko po ang mga lambana. Baka nakakalimutan mo, Pedro. Ikaw lang ang nakakakita sa amin. O di magpakita kayo para maniwala ang lola ko. Hay muna, my dearest lola. Kamusta po kayo? Ha! Mga insekto! Teka, titirisin ko ang mga yan. Ay, mahal na. Ay, hiyas. Ay, lika na. Takbo. Ay, lipad pala. Ay, naku. May kasama ka palang insekto, Pedro. Kasi kinapalis niya ang mga kasama ko ng mga lambana. Ay, lambana? Opo, kasama ko po sila. At ililigtas po namin si Itay sa mga tarakip nun na bumihag sa kanya. Tutulungan po daw nila ako para makita ko si Itay. Ano? Pedro? Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Eh, kaya nga po, pupunta po ako sa bayan ng Santa Ami. Doon po ako pupunta. Eh, hindi! Huwag kang umanes! Paggagawin mo yan, kalimutan mo na may lola ka at lolo! Dahil hindi mo na kami makikita kahit kailan! Kinakabahan ako, Mariko. Paano kung makumbinsi siya ng kanyang lola na huwag umalis? Baka hindi siya sumama sa lakad natin. Paano na yan? Naku, kontrabida talaga yung lola ni Pedro. Buti ka pa. Hindi mo masisisi si Pedro kasi
lola niya yon. Siya kasi ang nag-alaga sa kanya. Nagpalaki at nagmahal. Ay, naku. Pero minsan, sana, ang problema, ang pagiging high sensitive niya. Mahal na Rena. Mariko, ang isipin natin ngayon, kung papaano tayo nang gagawa ng paraan para sumama sa atin si Pedro. Sabi nga sa commercial na ubo, para walang problema, tiyunggalin ang plema. Tiyunggalin? Ano yun? Di tanggalin, as in tiyugi. Ay nako, ang sama mo talagang mag-isip. Nag-iisip ka ba? Mas lalong hindi sasama sa atin si Pedro kung may masamang mangyari sa kanyang lola. Ano kaya kung gawin natin kumatos para di makagalaw? Ganun pa rin yon. Hindi pa rin aalis si Pedro pag ganon at magkakasakit ang kanyang lola. Pag isasama natin ang excess baggage, ano ba? Paano? Ah, alam ko na! Pedro, tulungan mo ako. Pedro, kukunin ako ng mga daklat noon. Pedro! Paano ko kayo matutulungan? Magagalit si Lola sa akin. Basta tulungan mo ako, anak. Tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Anak! Pedro! Hey, Juan! Juan! Hey, si Juan. Humihingi ng tulong kay Pedro. Anak, Juan! Lola, saan po kayo galing? Nakapaghain na po ako. Kain na po tayo. Eh, saan po ba kayo galing? Ay, nagpasama ako sa lolo mo sa bayan. Ay, bumili kami ng tiket para sa'yo, apo. Tiket? Para saan po? Ay, para sa pagpunta mo sa Santa Ame. Lola? Ang mabuti pa, kumain na tayo. Ay, kain na tayo. Nagugutom na kami ng lolo mo eh. Apo, alam mo, mahal na mahal kita. Ayaw kong makikita kang nasasaktan. Hindi madali sa akin na lalayo ka. At alam ko na may malasakit ka sa amin. At lagi akong nag-aalala sa'yo eh. Dumalaman. Mahal na mahal kita, Apok! Mag-iingat ka doon, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Yung sinasabi ko sa'yo, lagi kayong mag-iingat para maipagtanggol mo na ang sarili mo. Opo, Lolo. Apo, siguraduhin mo lang, ha? Nababalik ka dito, ha? Opo, Lola. Babalik po ako kasama ni Tatay. Sige na. At aalis na yung boss. Sige na. Pedro, mag-iingat ka, ha? Huwag kang papaapi doon. Doon sa pupuntahan mo, ha? Oo. Ikaw talaga, Rina. O sige, aalis na ako. Thank you.
ano kaya ang mangyayari kay Pedro sa pagpunta niya sa Santa Ami? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.